sa paggawa ng batas, kailangan mo, pakinggan mo kung sino yung mga apektado. Ha? Na katulad nito, merong jeep, merong TNBS, merong taxi. Hindi nila binilang yun eh. Bakit? Yung bang bata ay sinasakay la sa kotse na pang-private? Eh sinasakay din sa taxi yan eh. Sinasakay din sa jeep yan. Eh di apektado rin yan. Kailangan lahat sila represented sa paggawa ng batas. Hindi ba? Oh, yung kung tawagin eh, nagpapatawag sila ng public hearing. Hindi naman nila ginagawa na ngayon yan eh. Kasi talagang ang pakay nila, ilusot ang mga batas. Ha? Na kung hindi man pagkakapirahan, magagamit nila sa panunupil laban sa kaaway nilang itinuturing nilang kaaway. Hindi ba? Katulad niyang anti-terror law. Ito, ewan ko ha, dyan sa anti-terror law. Mga kaibigan, ako may katanungan ako dyan eh. Ha? Ewan ko lang kung yung mga nagtatanggol na itong batas na ito ay dapat na wag maipatupad. Pero may nabasa tayo na parang ang tenor ay sinasabi na itong mga mahistrado ng Korte Suprema ay meron na silang mindset. Ha? Kondisyon na yung isip nila na ito'y batas. Ha? Ngayon, eh ito'y may mga kumokontra dyan, di ba? Na huwag maipatupad. Ewan ko lang kung merong nagsasabi na may malaking depekto yung batas na yan eh. Lahat ng batas. Katulad nito, yung ginawa nila mga batas at ng mga itong mga sinundang administrasyon, may mga batas na pinagagawa dyan. Wala na kasing magawang batas eh. Kaya ang ginagawa na lang nila, hindi sila kontento sa, siguro ito'y kapalit ng kanilang pork barrel, di ba? Para magkaroon sila ng pork barrel, kailangan nila gumawa ng batas na makakakolekta ng pondo para kapalit nung kanilang pagpapasa ng batas, maraming makikinabang, hindi lang pork barrel ng mga mambabatas. Magkakapera din yung mga nasa executive. Pinagtutulungan tayo ng tatlong branch ng gobyerno eh. Pagdating sa kwarta eh, mga kaibigan. O ngayon, itong mga batas na yan, di ba para sa ikabubuti dapat? Dahil sinasabi nga, maganda naman na niyan layunin ng batas. Totoo yun, naniniwala tayo ron. Bakit naging maganda? Kasi hindi sinasabi kung ano yung masama. Di ba? Ang talagang punto dyan is, walang masama sa batas eh. Ha? Ang masama, yung magpapatupad ng batas. So, ano ngayon ang leksyon dyan? Ang leksyon dyan, na yun naman ang totoo, dapat sinisiguro natin na ang mga batas na ipapasa kaya ni sa Kongreso, kaya ni sa mga ordinansa, kahit sa mga lungsod, yung mga kung tawagin ni ordinansa, dapat yan, lahat ng yan, nang gagawin o lilikhaing batas, kinakailangan laging tinitiyak sa mga batas na yung batas ay hindi magagamit sa pag-abuso. Oh, wala naman sa batas eh. Ha? Eh paano ngayon? Ha? Ang safeguard. Kailangan natin ng batas. Kailangan merong safeguard ang batas. Ha? Na sinisigurong
sa batas na ipapasa mo ay walang gagamit niyan para abusuhin niyang batas na yan. Yun ang question dyan eh, mga kaibigan eh. Walang masama sa terror bill. Wala ring masama dito. Oh, eh pero pagdating sa pagpapatupad, huhututang ka na ng LTO tsaka ng DOTR. Maraming makikinabang dyan. Kita ninyo katarantaduhan yan ngayon. Nakikiusap tong mga yung private sector na makikinabang dito na magtatayo ng negosyo. Maibababa naman daw pala yung bayad dyan. Ang laki ng maibabawas. Mahigit yata sa kalahati. Eh bakit nyo nilakihan? Eh yun nga yung sinasabi natin kahapon eh. Katulad lang yan ng mga skyway, expressway. Ha? Yung mga kinukonsinte. Paano nga? Wala yung safeguard na yun sa batas lagi. Hindi katulad ng mga batas nung araw. Halimbawa, bigyan ko kayo ha. Ito eh, kung sa bagay ha, kahit na ang batas ay merong matibay na safeguard laban sa pag-abuso, inaabuso na nga eh. Eh lalo pa yung batas na walang safeguard. Ha? Eh demonyo yung magpapatupad, mga kaibigan, ng batas. Paano yan? Eh dilintik na abuso gagawin sa'yo. Kaya nga, nakita ninyo yung mga sip-sip buto na military general. Ako naawa ako, alam nyo kung saan? Sa mga sundalo eh. Yung pangkaraniwan sundalo eh. Hindi nila alam yan eh. Hindi nila nararamdaman yan eh. Na ginagamit sila nitong mga matataas na official eh. Ha? Ginagamit sila sa personal na pakinabang ng mga official nila. Nakita mo kung mga makapagsalitayan sila parlade? Yung mga general, kahit yung chief of staff ngayon eh. Iba sinasabi, yung daw reporter, patunayan niya raw na hindi siya ano. Eh humingi na nga kayo ng paumanhin eh. Di ba? At sumabit na nga kayo eh. Sa inyo na nga nanggaling. Ha? Na nagkamali kayo. Doon sa mga ni-red tag nyo. Pagkatapos sasabihin mo, yung reporter, eh sino ba nag-akusa ron? Ang burden of proof, wala sa reporter. Kahit talungin mo sa husgado yan, binabaliktad nyo ang ano eh, ang rule of law eh. Tapos tatawagin yung rule of law yan? Mga kaibigan, rule of law nino yan? Rule of law nyo yan. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Walang safeguard kasi yung batas. Kaya masama. Mga kaibigan, dapat protektado ng batas na ipinapasa ang publiko laban sa anumang pwedeng gawing pag-abuso ng mga magpapatupad ng batas. Oh, hindi ba kitang-kita na ang pag-abuso diyan sa magkahiwalay na batas 'yan? Oh, maganda sasabihin. Oh, bakit terorista ka ba? Oh, yun na nga eh. 'Di ba? Oh. Asan ang safeguard? Eh wala, sorry ka lang. Kasi ang ginagamit oh, kukumpara doon sa ibang bansa, di anya sa ibang bansa anya eh. Yung anti-terror bill ba? Mas maluwag nga rito eh. Bakit? 24 days ka lang ikukulong eh. Eh doon, mas mahaba ang kulong. Basta ikaw pinaratangan. Eh responsable yung nagpapatupad doon. Yung batas nila ron, may safeguard na hindi gagamitin sa pag-abuso, pananakot, pandarahas ng mga tagapagpatupad ng batas. Yun ang dapat na punto na dapat igiit ng mga tumatayong abogado ha, laban sa pagpapatupad ng anti-terror law at ng kahit anong batas
isama mo na itong batas na katarantaduan sa LTO tsaka ng DOTR. Kita ninyo ang liwanag. Nagpapanggap pa ito, mga magtatayo ng asosasyon. Sila raw ang asosasyon, mga samahan na nagmamalasakit para mabawasan ang aksidente sa karsada. Ang ganda, di ba, ng simulain eh. Ang ganda ng sinasabi. Mga kaibigan, yung pala magtatayo sila ng kwan ng Motor Vehicle Inspection Center para makinabang sila. Yung mga samahan na ganyan, dapat walang kapalit. Dapat puwera kayo. Di ba? Hindi kayo dapat kasali dyan. Eh, hindi naman nyo talaga pinoprotektahan yung publiko eh. Oh, kung talagang kaligtas, yung bulsa ng publiko, hindi ligtas sa inyo eh. Kunyari lang eh, mga kaibigan. Dapat ang mga samahan ganyan, huwag kayo basta maniniwala kahit anong samahan. Kasi ang samahan, tinatayo yan at sa mga nakaraan nating programa eh, nasabi natin, di ba, ang samahan, kaya itinatatag yan para sa pagsasama-sama. Saan? Sa mabuting layunin. Dapat wala kang masamang agenda yan. Di ba? O, di ba? Halimbawa, magsabi ka sa akin ng isang private organization, non-government organization, merong mga objectives yan eh. Hindi ba? Puro sa mabuti. Ganun din eh. Parang yung batas eh. Ha? Ginagawang maskara yung batas tsaka yung organization sa masama nilang mga hangarin. Ha? Pero ang totoong organization, kaya tinatayo yan, di ba kung tawagin brotherhood, camaraderie. Ano ibig sabihin nung camaraderie? Pagsasama-sama. Di ba? Sa mabuting layunin. Hindi sa masamang layunin. E pag nagtayo ka ng organisasyon para sa masamang layunin, e gangster kayo. Di ba? Okso kayo, kaya Sputnik. Di ba? Mafia, mga kaibigan. O, isasama ka ba ron pag sinabi nung nagtayo ng organisasyon eh? O, ganito gagawin natin. Mag-hold up tayo. Magnanakaw tayo, papatay tayo ng tao. Sasali ka ba ron? Sa ganong klase ng organisasyon? Pagsasama-sama yun ha. Pagsasama-sama, sama-samang layunin. Halimbawa, media organization kayo. Sasama ka ba sa organisasyon na ang ganda ng layunin, Anya? Ha, para sa kapakanan, Anya, ng mga media practitioner. Hindi nila sinabi, mangungutong pala sila. Ha? Kaya ikaw naman, napasama ka ron. Ngayon, nalaman mo, sa pangungutong pala gagamitin yung organization, panluloko, kukuha ng pwesto sa gobyerno, abay, ba't ka sasama dyan? Ha? Palsipikadong organisasyon yan, binaboy na yan. Nung una, ganyan ang layunin. Oh. Eh pero nitong mga huli, dahil mga scoundrel na itong mga to, mga kaibigan, eh sa pang-hold up na ginagamit yan, yung media-media organization, hindi ako karamihan dyan, hindi ko pinaniniwalaan eh. Mga kaibigan eh, hindi na ngayon, dati, niniwala pa ako. Eh sa tagal ko sa media, paglalalangan nyo ako, mga gago. Oh, mga kaibigan, tinatayo nila yan para mangikil, sama-sama sa pangingikil. Oh, mga kaibigan, kukotong sa kung saan-saan, sa politiko, yan. Ha? Sa mga illegal, oh, kung ano-ano sugal, yan. Ha? Kaya banat ng banat sa mga pasugalan. Paano? Gusto nila magbigay sa kanila. Matakot nila. Yan, sasama ka ba ron? Ipagmamalaki mo ba na ikaw miyembro ng isang ganong organisasyon?
Bay sa inyo na lang yan. Isaksak nyo pa sa baga nyo. Di ba? Pati sa tumbong nyo, isaksak nyo. Oh, ba't ako sasama sa ganyang samahan? Samahan ng mga gago. Di ba? Oh. Eh, meron ako sariling hangaring ko. Di ba? Eh, pwede ko rin naman gawin yan ng ako mag-isa kung gugustuhin ko eh. Ba't pa ako sasama sa inyo? Di ba? Oh, si mga siraulo niyan eh. E ngayon, ito ang leksyon na dapat nating matutunan dito. Una, tayong mga mamamayan, pag hindi pumayag, kahit anong batas yan, na alam natin na yung batas na yan may pinipili. Yung batas na yan eh, gagamitin sa pag-abuso nang walang proteksyon ng mamamayan sa gagawing pag-abuso sa iyo. Ha? Abay, kailangan mong tumindig. Di ba? Bakit? Apektado lang ba niyang batas na yan eh? Yung hindi naniniwala kay digong nyo? Ba, eh, kahit na tuta ka pa ni digong nyo, apektado ka niyan. Di ba? Yung PMBIC na yan. Di ba? Oh. Bagay, yung iba, ipagtatanggol pa yan kasi kinikita naman nila ngayon yan eh. E paano pag di na sila kumikita? Di ba? Oh. Ganyan dito, kalakaran sa Pilipinas. Pag makikinabang, hindi bale, mag-aabot naman si ano eh. Ng pambayad yan eh. Kikitain naman natin sa kuwa niya, sa payola ni Andanar. Tsaka ni Moka. Ha? O kaya, okay lang. Di ba? Eh, pero hindi okay yan sa publiko. Doon pa lang, makikita mo, selective yung batas. Hindi pwedeng ipatupad sa jeep. Hindi mo maipapatupad sa taxi. Hindi mo maipapatupad sa TM. Sino ba promotor niyan? Di ba, anak ni Flander Estrada? Eh, yan ang tinuro sa kanila ng tatay nila. Yan ang natutunan nila sa tatay nila. Puro pamemere. Oh. Ano pa hanapin mo? Bakit ka sasang-ayon sa batas na yan? Di ba? Dapat, tayong mga mamamayan, kahit batas yan, pag alam natin na yan ay makakasama sa atin, bakit hindi tayo magsasalita? Di ba? Dapat, karapatan mo yon at tungkulin mo yon. Hindi lang sa sarili mong proteksyon, kundi sa proteksyon ng kapwa mo. Sabi nga natin eh, sa ibang pagkakataon, di ba na okay na sa amin. Mapagaang lang ang buhay. Kasi lahat makikinabang. Di ba? Oh, mga kaibigan, okay na sa atin eh. Maging magaang ang buhay. Huwag lang maging mabigat. Hindi katulad nito. Lahat ng baka akala nyo tapos na pagpapahirap ng mga to. Itong congressman ng Paranaque, baka akala ninyo, yung kapatid ng mayor, palibasa dynasty. Karamihan eh, kaya puro walang ya eh. Oh, mga kaibigan, yung helmet naman daw, dapat parirehistro na rin. Pati bisikleta, di ba, pinaguhuli na. Mga kaibigan, napakawalang ya talaga eh. Oh. Sipin mo yan. Ano yan? Re-register mo na rin yung bisikleta. Ha? Bagay sa Japan, naka-register talaga yan. Pero walang bayad. May serial number yan. Oh, mga kaibigan, sipin ninyong katarantaduhan dito. Hindi pa tapos yung kalbaryo nyo. Baka akala ninyo, may face mask pa. Kotong yan. Oh, walang logic yun. Sama-sama kayo sa bahay. Pagdating sa kotse, mahawa ka. Eh, gago yun. Di ba? Mga kaibigan, paano kung kakain ka? Katulad nung isang reporter sa Quezon City, nagbisikleta, may mga kasama siya, eh nauhaw, bumili ng tubig, nagalis ng face mask, siyempre. Paano niya mainom yung tubig? Ininom niya yung tubig,
nakita siya na daanan, hindi nakasuot yung face mask. Inulis siya. Eh gago, dinala sa presinto yung tao. Di ba hayop yung mga yan? Bobo. Yun ang wala tayo. Yun ang tignan ninyo. Mga kaibigan, yung protection laban sa pag-abuso. Kaya dapat, ang pagpasa ng batas, tinitiyak mo muna. Titiyakin mo muna. Na yung gagawin mong batas, ipapanukala mong batas, ay para sa, may, nandoon yung safeguard. Di ba? Ng publiko laban sa anumang uri ng pag-abuso. Dahil ang batas, ipapatupad mo sa lahat eh. O eh dito, kitang-kita mo naman kung paanong ginagahasa ng mga nasa gobyerno yung batas. Simpleng batas, ha? Ni hindi nga batas. Ito'y mga, ano lang ito, mga rules lang ito na sa kasalukuyang sitwasyon ng pandemya, eh kailangan mong magpatupad ng pansamantalang mga patakaran para maproteksyonan ang kalusugan ng publiko. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang batas, dapat para sa lahat yan. Paano magiging para sa lahat yan kung merong makikinabang, merong maaagrabyado? Di ba? Sino? Eh sigurado yan eh, mga opisyal din ng gobyerno, ang iba dyan. Para mapayagan yung batas na yan, unang-unang makikinabang dyan, mga mambabatas. May balita, sa Quezon, politiko ang ano, ang magtatayo ng motor vehicle inspection center. Di makikinabang sila. Yan na lang private sector. Gagamit ng dami yan eh. Rekomendado ni ganito yan. Siyempre, kanila yun. Di ba? Ang batas dapat maliwanag. Kailangan klaro yung batas. Dapat walang agam-agam ang publiko sa batas na ipapasa. Palibasa kasi dito, walang originality. Di ba? Hindi naman natin lahat ng pagkakataon eh, kailangan itutugma natin yung batas natin sa batas ng ibang bansa. Una, magkakaiba tayo ng kultura. Alam natin ang kultura ng mga Pilipino. Di ba? Kaya dapat yung batas na gagawin mo, iangkop mo sa sarili mong mamamayan. Hindi ba? Wala eh. Hindi ganun eh. Naubusan eh. Wala naman talaga mga alam eh. Di ba? Nagpilit lang yung sarili nila kasi nagiging mambabata sila dahil sila yung makapangyarihan sa kanilang lugar. Lalo na ngayon, sumobra pa, meron pang party list. At alam na nila ngayon na itong party list, pwede nilang kasangkapanin para sila makasali sa pag-abuso sa kapangyarihan. Mag-party list ka. Magagawa mo yan basta may puhunan ka. Negosyo na, mga kaibigan. Kaya kita niyo dapat pagka politiko ka sa katotohanan para walang conflict of interest. Bawal yun eh. Dapat wala kayong negosyo. Di ba? Na makikinabang yung negosyo ninyo na magagamit ang inyong impluensya para makinabang yung inyong negosyo kamukha ni Kalida. Bawal dapat yan eh. Kasi nga may batas yan eh. Kung tawagin eh, conflict of interest. Di ba, mga kaibigan? Hindi mo pwedeng i-design nyo yung batas para sa interest nyo. Di ba? O interest lang ng kung sino-sino. Dapat lahat yan. Kaya nagkakaroon ng
double standard, nagkakaroon ng compartmentalized justice dahil sa mga maling batas o mali ang pagkakapasa, pagkakalikha ng batas. Yun ang pinaka-importante sa batas na dapat nating matutunan. Kinakailangang sa paglikha ng batas, ang unang-unang isa sa alang-alang ay yung proteksyon ng mamamayan. Madaling gumawa ng batas eh. Lalo na, kita mo kahit na mga bopol, Lito Lapid, Manny Pacquiao, mga kaibigan, Bong Revilla, nakapagpapanukala ng batas eh. Panukala lang. Oh, kasi madaling sabihin yan eh. Tinan mo, seatbelt law, napatupad ba? Yung seatbelt law ni Tito Suboto, mga kaibigan? Ha? Wala naman, di ba? May jeep, oh. Eh, nagpa-seatbelt law ka pa, hindi ka sali jeep. Saan kukuha ng seatbelt yun? Eh, alam naman ninyo yung disenyo ng jeep dito sa Pilipinas. Para sa Pilipino lang yan. Na kahit saan ka pumuntang bansa, walang jeep. Di ba? Nakita na ninyo? Dapat ang batas iangkop mo sa kultura, pag-uugali, na sa customs, di ba? Kung tawagin eh. Customs. Sa bagay, itong PMBIC, yung Private Motor Vehicle Inspection Centers. Unang-una, tinan mo ha, kung di ka tarantaduhang malaki yan, in-outsource mo. Ha? Pinasabribado mo. Bakit? Yun, maliwanag na yun. Kutungan ito. Kuwartahan ito. Bakit? Eh kasi, pagka dispalinghado itong pribadong motor vehicle inspection center, madidemanda mo ba yan? Marireklamo mo ba yan? Sinasabi nila, pwede mong ireklamo sa LTO. Aaksyonan ba nila yan eh, nagkakapera sila dyan? Hindi nila gagawin yon. Hindi katulad kung ito ay gagampanan ng mga nasa gobyerno. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Dito'y makikilala
Kaibigan, ang bawat kaibigan na